Guys, nung nakarang vlog natin ay pinakita ko sa inyo kung paano mag-compute ng capacity ng isang aircon na sa ating mga bahay or small room accommodation o gaya ng condo unit, mga small rooms sa ating mga residential, ano. So ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo kung sakaling, kasi mayroon tayong iba-ibang factors na consider pag yung mga lalagyan natin ng aircon ay mga commercial establishment like mga restaurant, mga bar or churches, mga public places. Mag-iba na kasi yung formula natin, ano, kasi ang heat load natin ay mostly nanggagaling sa mga tao, ano, sa mga occupants at sa mga machineries na naka-install sa isang building, ano. So kung ang paglalagay natin ng mga aircon ay commercial space na, so marami na tayong consider dyan, ano. Kaya yung dati nating formula na although applicable pa rin yun kung ano, pero may mga dadagdag tayo na mga factors na para mas magiging accurate ang ating heat load calculation, kasi napaka-importante talaga na ma-accurate ni ma-size natin ang heat load ng isang building para nang sa ganun ay hindi makakapag adjust or suggest tayo ng maganda or capacity na nababagay para sa ganung heat load. Kasi sa mga commercial na building or mga public places like restaurant, mga churches, i-consider mo na dyan, hindi lang yung kanya yung size ng area na palalamigin, kundi kasama na dyan ang mga position ng mga windows, saan ba siya nakaharap, at kung ito ba ay may mga shade, at saka yung number of occupants. Siyempre sa mga restaurant, alam natin hindi, pag nag-ababa 2 occupants, magdadagdag ka na talaga ng load yan o heat load, ano. Kasi mga tao talaga, one of the big factors yan na sa pinanggagalingan ng mga heat load, ano, bukod sa mga transmission na sa mga wall, sa mga windows, sa roofs, at saka yung mga machineries at mga electrical lightings, kasama yun sa i-compute mo na pag ang paglalagay natin ng aircon ay mga commercial spaces na or mga malalaking public places like churches, na kung saan eh, sabi ko nga eh, marami ng tao dyan na involved, wala mga occupants. So kung ganun ang kuha natin, ang formula natin gagamitin ay balik kung sa residential ay ang magiging divisor natin ay ganun pa rin, 15 na kung pag nakuha natin yung small area niya na per square meter, i-divide lang natin yun ng 15, so pasok na tayo dun sa tamang capacity ng ano, no, ng aircon na unit kung residential. Bali halimbawa kagaya ng dati na pinakita ko sa inyo, 20 square meter yung area, so i-divide mo lang yun ng 15, yun ang pinaka divisor natin pag residential. Ang lalabas nun ay nasa bali 20 over 15, nasa 1 point something, ano. So ang pasok pa rin siya sa 1.5 horsepower na dati kong sinabi sa inyo na yun ang tamang capacity para sa 4x5 na floor area.
Pero pag ang space natin ay considered as commercial or marami ng occupant, ang magiging divisor natin, hindi na 15, gagawin na natin siyang 10. So, kung 10 na yung magiging divisor natin, ang lalabas na ay magiging 2 horsepower na aircon na yung ating kuwan. Ano, hindi na siya 1.5. Kasi nga, habang dumadami ang tao at sa isang establishment, tumataas din ang heat load, ano, yung mga nadadagdagan yun. Kasi alaman na natin na ang mga perspiration, ang mga tao. Tapos yun nga, i-add pa natin yung mga machineries, mga electrical, yung i-consider pa natin yung mismong kung saan nakaharap yung mga windows, kung ito may mga shades. So, kaya bumabat na yung kuan natin, yung divisor natin. Kung sa residential ay okay lang yung 15, pero pag sa commercial, dahil nga marami ng factors na involved, bababa na natin yung ating divisor. Kaya kung 20 pa rin ang square meter pa rin yung floor area niya, pero ang magiging divisor natin is 10 na lang. So lalabas magiging 2 horsepower na yung ating pipiliin na motor, hindi na siya 1.5, para yun ang magiging sasalo sa mga nadagdag na load o at mga occupants ng isang commercial building. So guys, yun ang pinaka topic natin ngayon, ano. Bali, ipapakita ko rin sa inyo na ang mga equivalent na capacity na 1 ton na kasi sa mga nameplate ng aircon, may kita talaga natin ang nakasulat doon, 1 tonner, kilojoule per hour, kilocalorie per hour, or BTU per hour. Yan ang kapasita ng aircon. Ang 1 tonner is equivalent to 1.5 horsepower. So guys, maraming salamat muli at magandang araw sa lahat.